Impus yang ada. Hi, isang magandang araw muli sa inyong lahat. Again, this is your dream home buddy, Marvin Marquez, a PRC RES accredited and DHSUD registered from Invest Manila Realty. So, nandito po tayo ngayon sa isang executive village ng Antipolo Rizal. And then, ang ipapakita ko ngayon sa inyo is yung duplex na for sale dito sa likuran ko. Okay, so kung bago pa lang kayo dito sa channel na to, please don't forget like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong video na i-upload ko. So, tara! Okay, mga ka-dream homes, ito na po yung facade ng unit. Okay, so it is a two-story duplex house and lot for sale. Okay, so makikita nyo mga ka-dream homes, napaka-elegante ng unit na to. Okay, makikita nyo yung color mixtures niya, kung paano niya dinesign, kung paano niya nilagay yung color. Okay, so ang ganda ng ano, ng pagkakagawa ng unit na to. And then mga ka-dream homes, nasabi pala po sa akin ni owner, ni seller, sold out na pala tong unit na to, itong dalawa na to. Pero ang good news is, meron silang pre-selling. Ibig sabihin, i-co-construct pa lang ang unit na bagong projects. Okay? So, as per owner, sinabi nila sa akin, yung turnover po nito is the same lang yung output. Okay? So, kung nagustuhan nyo to, mga ka-dream homes, meron pa kayong chance para makakuha ng unit. And then, ang kagandahan niyan, pre-selling pa lang. So, mamaya i-explain ko mga ka-dream homes kung bakit mas magandang kumuha ng pre-selling. Okay? So, property details muna tayo mga ka-dream homes. Okay, lot area is 98 square meter and then ang floor area niya is 165 square meter. Meron siyang 3 bedrooms, 3 toilet and bath, and then 1 car garage. Okay, so tara, simulan na natin, tignan yung loob ng unit mga ka-dream homes. Okay, so as you can see, ito mga ka-dream homes, ang ganda rin ng gate ng pagkakagawa niya. Okay, so it is made of tubular bar and then meron din siyang nilagay na design. Okay, so ayan. Wood design. Yung pagkagawa ng gate niya. Tara. Okay, once na pumasok kayo dito mga ka-dream homes, ito yung bubungad sa inyo, yung one car garage ninyo. Okay, so makikita nyo mga ka-dream homes, ang ganda ng pagkagawa ng part niya rito. So naglagay siya ng tiles dyan para hindi madulas yung sasakyan. And then yung sa left side nyo makikita nyo may mga bato-bato siya nilagay na design. Okay. And then mga ka-dream homes, bago kayo pumasok makikita nyo mayroon siyang tiles. Oh, ang ganda. Oh, tingnan nyo guys. Oh. Ang ganda ng tiles na ginawa niya rito. So talagang pinag-isipan mga ka-dream homes. Okay, and then yung lights makikita nyo. And then meron siyang reflective window. Nang ibig sabihin niyan mga ka-dream homes, dito pag nasa labas tayo, hindi natin makikita yung nasa loob. And then kung ikaw ay nasa loob, makikita mo ngayon kung sino yung nasa labas. Okay? Ayan, ang ganda ng pagkakagawa niya. And then mga ka-dream homes, yung door niya is it is a made of mahogany with reflective window din. So ito. Ito yung reflective niya. Ayan. Okay, so tara pasukin na natin yung unit mga ka-dream homes. Welcome to your dream homes. Okay, so as you can see, pagpasok nyo dito, ang bubungad naman syempre yung living area nyo mga ka-dream homes. So this is your living area and then yung ceiling nyo is may cove lighting na siya. So wala pang kuryente rito mga ka-dream homes eh. So hindi pa natin makikita. And then meron na rin siyang mga pin lights. Okay. And then dito naman mga ka-dream homes, dyan pwede kayong maglagay ng TV set. Okay.
Pwede nyo itong gawing receiving area. Okay? Ikutin na muna natin to. And then, as you can see, mga ka-dream homes, yung sinasabi kong reflective window. Okay, so nasa loob na tayo ngayon. So, kitang-kita natin, mga ka-dream homes, kung sino yung nasa labas. Ayan. And then, yung nasa pinto nyo. So, ito rin. Ayan, oh. Kitang-kita kung sino yung nasa labas. Okay, so, your living area, mga ka-dream homes. Okay. Ang ganda ng pagkakagawa nila kasi yung lalo na yung pintura, mga ka-dream homes, is white ang painting. So, maaliwalas talaga tignan. And then, yung design niya rito, meron na rin siyang tiles. It is made of wooden design din. Okay. So, this is your living area. Ang kagandahan dito, mga ka-dream homes, kung mapapansin nyo, parang kahoy siya. Pero, tubular bar din. Ayan. Ang ganda ng pagkakadesign niya. Ayan o. Oh. Okay. And then, next naman mga ka-dream homes, yung ating dining area. Ayan. So, as you can see, your dining area, pwede dyan mga ka-dream homes, kasya dyan 5 person habang kumakain kayo. 4 or 5, okay? And then, makikita nyo naman dito sa left side nyo, this is your circuit breaker, okay? And then, may mga socket na rin. Ayan. Okay, so this is your dining area, mga ka-dream homes. Ayan. So, minaximize talaga ni seller yung pagkagawa dito o yung pagkakakonstruct ng unit. Okay. Ayan. And then, next naman is your kitchen. Your main kitchen, mga ka-dream homes. So, yung main kitchen, mga ka-dream homes, as you can see, ang dami niyang cabinet. Okay? And then, mapapansin nyo, dito nyo ilalagay yung range hood nyo. Okay? And then, meron na rin siyang double sink. Ayan. Tignan natin yung cabinets niya. Para sa inyong utensils, mga kagamitan. And then, meron kayo rito pang breakfast nook. Dito, mga ka-dream homes, so, pwede kayong maglagay dyan ng dalawang upuan. So, kung nagmamadali kayo, pwede kayo kumain dyan. Okay? And then, meron na rin siyang cabinet. And then, yung built-in shelves. Okay? So, this is your main kitchen. Yan. So, tignan muna natin yung common toilet and bath. Okay. So, meron na rin siyang sink. And then, yung tiles, mga ka-dream homes, ang ganda, color gray. And then, yung shower head niya, yung shower fixtures. Okay, so, ang ganda. Ang ganda ng pagkagawa talaga ni owner. Nakaka-in love yung unit. Okay, and then, tignan natin yung ceiling. Meron na rin siyang pin lights. Okay, and then, sa gilid nun, meron na rin mga ilaw. And of course, ayan. Naglagay rin siya ng mga bato. So, ano, kung wala kayong panghilo, dayan, mga ka-dream homes, pwede kayong kumuha dyan. Okay, and then meron na rin siyang window. Para naman syempre, makapasok yung natural light. And then syempre, yung hangin ang importante. Para hindi mainit. Okay? So, dito mga ka-dream homes, labas naman tayo. So, mapapansin nyo, nilagyan din nila ng tiles. Okay, so ang ganda ng flooring nyo. Pati sa laundry area nyo, meron tiles. And then, yung painting nyo. Yung painting niya, meron siyang 3 colors na nilagay. Meron siyang white, gray, and black. Ang ganda ng design talaga. And then, this is your... Pwede kayong maglagay dyan ng mga pananim.
Okay, your pocket garden. Okay. And then of course, pwede rin kayo, pwede nyo itong gawing laundry area or sampayan. And then ang kagandaan dito mga ka-dream homes, malaki siya yung likod niya para syempre sa ventilation naman. Tignan natin yung ceiling niya. Ayan, may lights na rin siya. Okay. And then meron na rin siyang wash area and then meron ng kasamang sink. And then yung tiles na ginamit niya is matte black. Ayan. Okay. So, ayan. Nakita na po natin mga ka-dream homes yung ground floor. So, ngayon, akyatin naman po natin mga ka-dream homes yung second floor. Ayan, may handrails na rin. So, may hagdan. Mapapansin nyo mga ka-dream homes, so, yung hagdan niya ang kapal. Ayan. So, talagang ano. Oo nga pala. Nasabi pala sa akin ni seller, ginawa niya to para kontra anay, ayun o. Kaya tubular bar pala yung nilagay niya dyan. Okay, so akyatin na natin yung second floor. Okay, so this is your second floor. And then, ang punang bubungad sa inyo rito is your hallway. And then, tignan na rin natin yung ceiling niya. May mga pin lights na rin siyang nilagay dito. Okay, so tara, tignan natin yung room number 1. So, this is your room number 1. Mga ka-dream homes, meron na rin siyang window. And then, meron na rin siyang built-in cabinet. Ano na yan, from floor to ceiling, mataas na rin. So, laki ng built-in cabinet niya. And then, meron na rin yung cove lighting design. And then, mapapansin nyo, mga ka-dream homes, yung pader niya. Oh. Ang ganda ng pagkakaano niya. Pagkakagawa. Okay? So, this is your room number 1. Okay? So, tara. Next naman, ang pupuntahan natin is yung room number 2. So ayan, mas malaki si room number 2 and then mas mahaba siya. Ayan. Room number 2, yung ceiling, almost the same din yung materials na ginamit dito. Okay. So may mga socket na rin. Ayan. And then, may malaking window. Ay, ang ganda pala ng ano niya rito. Ng view. So, may view rin siya overlooking. Okay. So, ayan. And then, meron na rin siyang building cabinet. So, ang laki, oh. Ang laki pala ng cabinets niya. Room number 2. So, this is your cabinet. Okay. So, yung painting din sa may pader, ang aliwalas. Bagay na bagay, mga ka-dream homes, yung color na ginawa dito. Merong white and then merong gray. Yan. So, next, puntahan po natin yung common toilet and bath ni room number 1 and room number 2. So, medyo madilim, mga ka-dream homes, pero ayan, nakikita naman sa camera. Ang kagandahan talaga dito, ayan o, naglalagay siya ng bato si owner. May mga bato siya. Ayan, yung tiles, color gray. And then yung ceiling niya, ayan. Okay, so this is your common toilet and bath. Ng room number 1 and room number 2. Okay, next, mga ka-dream homes, this is your master's bedroom. Master's bedroom, meron na rin cove lighting, may mga pin lights, and then meron na rin siyang built-in cabinets. Ayan. Yung flooring niya is made of tiles na rin. Okay. And then, yung master's bedroom, ito po yung master's common toilet and bath. So, same lang din yung materials na nilagay. Ayan.
And then, mga ka-dream homes, ito yung balcony ni Masters. Yan. Meron na rin siyang mountain view. Yan, ang ganda. Yan. So, ayan, pakita natin ulit yung Master's bedroom. So, ayan. Master's bedroom. Almost the same din yung design ng room number 1 and then yung room number 2 dito sa may master's bedroom. Okay. So mapapansin nyo mga ka-dream homes, yung master's bedroom and then yung dalawang kwarto, medyo maliit. Yung mga nakabili ritong client, ang sinasuggest po nila is lakihan yung master's bedroom. So ngayon, mga ka-dream homes, since pre-selling pa lang yung unit, ang sinabi sa akin ni owner, palalakihin niya yung master's bedroom. So ito, makikita nyo mga ka-dream homes, yung parking niya dyan, yung kalahati niyan ng parking na yan, hanggang dyan yung sukat ng master's bedroom. Okay, so mas lalakihan niya. Okay, so para hindi siya magmukhang maliit. Okay, magmukhang, syempre ang gusto naman talaga ng mga client yung master's bedroom is talagang malaki. Okay, so ayan yun mga ka-dream homes, pre-selling pa lang. Mamaya pala mga ka-dream homes, ipakita ko sa inyo kung saan yung kung saan itatayo yung bagong projects nila. Ayan. Okay, so ayan mga ka-dream homes, nakita nyo naman yung finish at gawa ni seller. Okay, so sana magustuhan nyo. Bago pala tayo magkalimutan mga ka-dream homes, ang price pala nito, yung pre-selling, yung bagong project na gagawin ni owner, ang price is 6 million. Okay, and then 30% down payment. Ayan, 30% down payment. And then meron tayong reservation. Bakit ba meron tayong reservation mga ka-dream homes? Kasi once na ipareserve nyo yung unit, sa inyo na mapupunta yung unit para hindi na rin makakuha ng ibang mga clients. Yun ang importance ng reservation. Okay? Sabi ko nga kanina, 30% down payment since pre-selling pa lang yung projects, pwede nyong bayaran within 3 months. Pwede nyong bayaran ng 6 months or pwede nyong bayaran ng 10 months. Okay, yun ang kagandahan kasi ng pre-selling mga ka-dream homes. Pwede nyong i-extend yung down payment. Kasi pag RFO na yan, usually 30% down payment payable in 1 month. Kasi RFO na, ready ng tirhan. Okay, so yung mga clients na naghahanap ng mga unit and then hindi naman nagmamadali, pwedeng-pwede sa inyo to mga ka-dream homes. And then, kung naghahanap kayo for investment, pwede rin naman sa inyo to. Kasi madaling tumaas yung value dito, lalo-lalo na sa Antipolo. Okay? Pag tinayo niyan, baka mag-start yan ng 6M, and then magdagdag yan, umabot ng 6.5. Okay? So, tumataas yung value dito. Ayun ang kagandahan. Lalo na naghahanap kayo ng for investment. Okay? And then, next pala mga ka-dream homes, 70% balance, loanable po siya through bank. Yan. So, ayan po. Nakikita nyo naman po sa screen yung sample computation mga ka-dream homes. Okay? So, ayun mga ka-dream homes, sana nagustuhan nyo yung napaka-elegant na house and lot na ipinakita ko sa inyo. Kung ako mismo sa sarili ko mga ka-dream homes, itong 6M, worth it na worth it. Kasi isa ito sa mga nakita ko na napakagandang unit, napakagandang turnover. Okay? So, kung kayo mga ka-dream homes or mga clients, kung sa tingin nyo na para sa inyo tong unit na to, okay? So, contact me. Okay? So, para makapag-schedule tayo ng site viewing, para maipakita ko sa inyo yung location, para maipakita ko sa iyo yung unit. Okay? So, wala namang commitment yan mga ka-dream homes.
And then, kung sa tingin nyo na talagang ito na yung hinahanap nyo, pwede rin naman kayong magdala na ng reservation. Okay? Di ba? Yung reservation is 50,000. Okay? So, yun mga ka-dream homes. Okay? So, magkita-kita tayong muli mga ka-dream homes sa susunod kong house tour. Okay? So, sana nagustuhan nyo yung videong pinakita ko sa inyo, yung unit na ipinakita ko sa inyo. Okay? Hello mga ka-dream homes. Ito pala yung loteng pagtatayuan ng panibagong project ni seller. Okay, so katabi lang siya ng dalawang unit. Ayan. So, ito. So, mas malaki yung unit na gagawin nila rito. Ayan. Ito po yung lote. And then, mapapansin nyo, mga ka-dream homes, yung location is napakatahimik. Ayan. And then, kung ako tatanungin nyo pala, mga ka-dream homes, safety wise, yung mga security rito, talagang safe na safe kayo kasi meron din tong mga guards na nasa gate na bago kayo makapasok is tatanungin muna kayo kung saan kayo pupunta. Okay? And then kung hindi nyo alam yung sasagot nyo, hindi kayo papasukin. So yan. Ayan yung lote. So ayan mga ka-dream home, sana nagustuhan nyo yung finitures kong unit sa inyo. Okay, so magkita-kita tayo muli. Again, this is Marvin Marquez, going above and beyond to find your dream homes. Maraming maraming salamat po. God bless you all. Bye.